kung 31 million nung nandun sa comfort room, na yun ang sabi ni na Demokrito at saka Dister, magkano naman kaya ang nandun sa vault na pinabuksan nila? Ako po yung gumawa ng breakdown kay District Director or Owner is 500,000. Yung chief at saka deputy, tigo 150. For the rest po, dun na po sa mababang polis sa kasama sa operating. So sino nagsabi niyan? Si Major Quijano po, Your Honor. Wala naman po kaming natanggap na pera doon sa break, pina-breakdown sa akin, Your Honor. Mga pinangako 300,000, talagang nakarating ba yun o hindi nakarating? Wala pong nakarating, Your Honor. Mr. Chair, ako po'y duda rin. Hanggang ngayon, doon sa pera. Kasi, sinabi nila doon sa kanilang pagsasagot, eh yung pera ay nakita, yung 31 million ay nakita doon sa comfort room. Magkano po kaya ang laman ng tatlong vaults naman? Kasi according to their statements, tatlo yung vaults na Chinese. At according to Ms. Morales, Madam Morales, pag naiiwan na nakabukas yung vault, nakikita yung pera na nandun. So, ang tanong, katanungan sa aking isip, Mr. Chair, is that kung 31 million nung nandun sa comfort room, na yun ang sabi ni na Demokrito at saka Dister, magkano naman kaya ang nandun sa vault na pinabuksan nila? Thank you, Mr. Chair. All right. I thought you're going to wait for the reply, no? Kasi following your line of questions, so kung merong 27 million that was reported and 4.6, that is 31.6. But in accordance sa minention mo na binanggit ni Colonel Gibara na merong 2 million na binigay kila Michael Nobesio at merong binigay na 500 kay Major Magsalos. So sila pa lamang yung mga nabigyan. So in other words, 2 million plus 500. Well, yung iba, kung ano may binili nila, well, we'll never know. But of course, probably we'll be asking Colonel or si... What's your name? Garcia. PCMS Garcia, Your Honor. Oh, si Sergeant Garcia. May you can proceed. Okay. Actually, merong first report na 4.6 ba? Million? Tapos, merong 31 million na ang i-report nila ay 27. So, if you add the two, it's more than 35 point something million. Hindi nasabi sa investigasyon na ito kung saan galing o nakuha yung 4.6. Pero yung 31 million na sinabi raw ng Chinese na nandun sa comfort room na chinet nila, 31 million. Pero there's no mention, wala pong sinasabi tungkol dun sa pera na nandun sa loob ng vault. And echo bug. Yes, okay, and echo so, bug. Thank you. Sergeant Garcia, please, you want to reply to the... Good afternoon, Your Honors. Ako po si Police Chief Master Sergeant Garcia, yung dati pong chief clerk ng DSOU. At dahil ako po yung dating chief clerk, meron po akong alam na nangyari tungkol dun sa question nyo po na 4 million. Out of the 31 million, sir, nung sinabi po nila na yung 2 million ibibigay po sa mga deponent namin, yung another 2 million po, Your Honors, is... yung figure na yun ibinigay po sa akin ni Major Quijano at ang instruction sa akin, Your Honor, dahil ako daw ay accountant, iprorate ako, Your Honor, sa mga officers ng DSOU including the... ako po yung gumawa ng breakdown at kung if my memory serves me right, Your Honor, yung listahan po na ginawa ko na breakdown, pinicturan po yun ni Major Quijano, Your Honor. Tapos, sinend po niya yun. Ang alam ko, sinend niya po yun kay Colonel Cabradilla. Tapos, pinakita po yun ni Colonel Cabradilla kay District Director namin, Your Honor. Tapos po, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali, ang sinabi po sa akin sa breakdown,
si, with all due respect to our former District Director, Your Honor, ang sinabi po sa amount nilagay ko kay District Director, Your Honor, is 500,000. Yung chief at saka deputy, tigo 150. Tapos, again, sige, so aside sa 31 plus 4 million, that is 35.6. So, yung breakdown ng 150, saan na papunta? Bale po, yung your Honor, yung sa 2 million nga po, bale 500, dalawang 150 po si Colonel Guevara at saka si Major Quijana. Tapos sa isa pang officer namin, sir, 100 kay Captain Menes. Tapos sabi pa nila, include ko daw si Sir Magsalos, another 100. Plus the rest po, doon na po sa mabababang police sa kasama sa operating. So sino nagsabi niyan? Si Major Quijana po, Your Honor. Pero I would like to make it a point, Your Honor, na wala naman po kaming natanggap na pera doon sa break, pina-breakdown sa akin, Your Honor. And at the same time, yung mga pinangako ng 300,000, talagang nakarating ba yun o hindi nakarating? Wala pong nakarating, Your Honor. Yeah. Basta yung sa akin, Your Honor, is nung pinakompute po ako yun, Your Honor, is para fair naman po, inireport ko pa yun sa aming District Director, Your Honor, na pinagkocompute po ako ng figure na 2 million, Your Honor. Sino nagpa-compute sa kayo? Nireport ko po kay General Mariano, Your Honor, yung pinakompute sa akin na 2 million. So, ang nagpa-compute sa iyo si... Si Major Quijana po, Major Your Quijana. Honor. At pinakita mo kay General Mariano? Bale, hindi ko napicturean, Your Honor. Pinicturean po ni Major Quijana, Your Honor. Ang alam ko, sined niya po yung picture kay Sir Cabradilla, Your Honor. So, yun yung breakdown na binigay sa iyo ni Quijana, tapos pinakita mo kay General Mariano and nasend kay Cabradilla. Bale, ganito po, Your Honor. Pinicturean po ni Major Quijana, ang pagkakalam po, sined na po kay Sir Cabradilla, tapos si Sir Cabradilla po, in-inform niya rin po si Sir Mariano, Your Honor. Okay. So, controller siya, kaya dapat doon nyo. Congressman, mayroon ka pa? Quick lang to, Mr. Chairman. Okay. Si yung sergeant kanina, sino nga yan? Garcia. Sergeant Garcia. Anyway, parang kasi sa lahat na mga nag-testify dito, ikaw yung diretsong magsalita kung talagang anong nalalaman mo eh. And that includes the detail. Napaka-detalye pa nga eh. Ako naniwala talaga kasi. Now, ganito na lang kasi yung barrel, pinakyat sa kay Rainier, no? Sa malapit sa pintuan mismo ng 1811. Now, actually, kaya lang hindi niya raw matandaan. Pero, pag pina-review namin yung video, and I will do it next hearing, para hanapin talaga yung pag-akyat ni Rainier, tsaka makita natin kung sinong binigyan ng bag na may baril, lalabas at lalabas din. Now, do you have any knowledge kung sino yung tumanggap ng baril from Rainier? Unfortunately, Your Honor, wala po akong personal knowledge doon okay, sa baril dahil ang alam ko siya lang, Your Honor, yung naririnig ko yun is yung mga entering party po kasi ang nauna doon, Your Honor. And who is those entering party? Bale, ang entering party po, Your Honor, na nauna doon is sina Lieutenant Colonel Guevara, si Major Quijana, Major Magsalos, PSSG Desder, PMSG De Leon, PSSG Democrito, PSSG Ruiz, Your Honors. Yung mga naalala ko na entering party, Your Honors. Si Ruiz ba nandito? Nandito po siya, Your Honor. Oh, Ruiz, entering party ka. Eto ha, kasi lalabas at lalabas din. Next hearing, lalabas at lalabas din kung sinong tumanggap nung baril from Rainier. Now, Ruiz. Yes, Your Honor. Magandang hapon po. Opo, na-recall ko po nung humakyat si Rainier. May inabot sa akin.
Oh, so you confirm ikaw? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, just for the record, now it's clear. Na si Renier is telling the truth because PNP Officer Ruiz confirmed na siya yung tumanggap. Kaya sabi ko, pag hindi nyo ngayong iamin, makukulong din kayo kasi next hearing, ipapareview ko yung video, lalabas at lalabas kung sino talagang tumanggap. Now, nung baril. Now, Renier, matandaan mo na? Si Ruiz? Actually, nasa video yan eh. Nga. Nasa video eh. Matandaan mo na? Opo, Your Honor. Ma-recall mo na? Opo. Opo. Sigurado ka? Yes po. May kita naman po yan sa video. Confirm na. Thank you. Pero, Your Honor, naipasa ko po yun sa isang tropa din. Sinong tropa? Si Patrolman Matuginas. Patrolman? Matuginas. So, is Patrolman Patuginas present? Please. Boss. Magandang hapon po sa lahat. Ay Patrolman Alexander Matuginas po. So, you confirm also na from Ruiz inabot sa'yo? Yes po, sa akin po inabot ni Sergeant Ruiz yung kulay itim na bag. Saan mo dinala? Pag-abot po niya sa akin, ang instruction niya po sa akin, ibigay ko daw po kay Major Quijana. Major Quijana. So, inabot yes, mo rin kay Major Quijana? Yes po. Okay. So, from Major Quijana, sa alam mo lang, kasi nandun entering party, part ka ng entering party? Hindi po. Ikaw, si Ruiz lang. So, hindi mo alam kung saan dinala ni Major Quijana? Yes po. Yung baril? Yes po. Pero nung binigay mo kay Major Quijana, saan na sila? Sa loob na ng kwarto? Nandun po sa loob ng kwarto kung nasan po yung mga pera. Kung saan yung bolt? Yes po. Confirm mo yan? Yes po. Paano mo ma-confirm? Nandun po sa CCTV. Hindi, ikaw mismo? Nandun po mismo ako. Nandun ka sa labas ng kwarto? Nandun. O sa loob? Inabot ko po mismo sa kanya yung kulay bag na itim po. Saan mo inabot? Dun po sa loob po ng CR. Sa loob ng CR ng... kwarto o sa loob CR doon sa labas? Sa kwarto po. Sa kwarto? Yes po. So nandun ka rin sa loob ng kwarto? Yes po. Nakita mo ba na binuksan o yung itim na bag na binigay mo kay Major Quijano, nakita mo ba kung saan niya nilagay? Hindi ko po nakita. Hindi mo nakita? Kung saan niya po nilagay. Kung saan nilagay? Yes po. Pero makita mo diretso yung bolt? Nakita ko po kasi yung bolt na sa labas po yun eh. So inabot ko po yung bag. Tapos? Doon po sa loob ng CR. Kung sa loob ng CR? Si Major Quijana. Yes po. Tapos lumabas na kayo? Yes po. Lumabas after na po. After na inabot mo, saan ka pumunta? Doon na po, sa sala po. Sa sala? Opo. So dahil... wala ka na sa loob ng kwarto? Yes po. Wala lang. So kaya hindi mo nakita na yung hawak-hawak mong bag na binigay kay Major Quijano, hindi mo nakita kung saan niya nilagay? Yes po, kasi pinalabas na po niya ako. O sino pa yung mga nandun sa loob? Doon po si Sergeant Martin. Then yung ibang mga tropa, sila Demokrito. Sino pa? Demokrito yun yung investigators. Demokrito yun yung na-contempt, diba? Tama? Tama po. O yun nakailera dito? Yes po. Sino pa? Yung una, sino yun? Yung sinabi mo? Before Demokrito? Investigador po, si Master Dilayon. Master Dilayon, nandito ba? Upo ka muna dito. Sino pa yung isa? Hindi, sandali, di pa tayo tapos. Kasi ikaw mismo, nakakita kung sino mga tao dun sa loob. Sino pa nga? Dilayon? Sergeant Martin. Sergeant Martin, nandito ba? Okay. Sino pa? If I'm not mistaken si Sergeant Demokrito, then Major Quijana. Okay. Okay, so may dalawa. Sergeant Dilayon, paki-occupy. At saka Sergeant Martin. Now, Sergeant, unahin ka Sergeant Martin. Sergeant Martin, sino pa yung nandun sa loob na hindi na-mention ni ano? Ni Ruiz. Oh, ba't hindi mo masagot? Sino mo rin alam? Hindi mo na matandaan? Major Quijana po yung... Oh, sino pa? Yun po, si Master Dilayon po. Nandun sino pa? Yun lang po yung naalala ko po.
Ay, papatawag ko si ano, ulit, si Ruiz. Tatanungin ko ilang mga tao doon. Sige po. Iyon lang po. Ganito, nakita mo kung saan nilagay yung black bag? Opo, sa may upuan po. Upuan? Opo. Saan na-recover yung baril? Sa bolt po. O, sino naglagay doon sa bolt? Ako po. Ikaw? Okay. So, confirm na ikaw ang naglagay ng baril sa loob ng bolt. Opo. Sino nag-utos sa'yo? Si Major Quiano po. Si Major Quiano ang nag-utos sa'yo na ilagay yung .45 caliber na galing kay Rainier, no? Galing kay Rainier na inakyat hanggang sa nilagay sa bolt. Ikaw mismo ang naglagay? Nandun ba si Colonel Guevara? Wala po. Hindi ko po maaalala. Pero ang alam ko po, dalawa lang po kami ni Major Kianan. Dalawa lang kayong naglagaan? Naglagay sa bolt? Ah, okay. Sadali ah. Sergeant Dilayon. Yes, sir. Do you confirm the statement? If I may. Yes. Yes po, Your Honor. Kasi pinalabas po ako. Pinalabas ka? Ni Sir Kihana. At naging busy na po ako sa interviewing sa mga Chinese. Okay, so in short, ang naiwan na lang sa loob ng kwarto in which nandun yung bolt, ikaw na lang at saka si Major Kihana. Tama? Opo. Okay. After that, after na ilagay nyo, anong nangyari? Lumabas na rin po, pinalabas na rin po ako ng ano, ng kwarto po. O, sino na lang naiwan doon sa loob? Si Major na lang po. Siya na lang, mag-isa. Pero nang lumabas ka, maliban sa baril, nakita mo na yung mga pera? Opo, nakita ko po yung mga pera po sa bolt. Pera po. So, may perang bolt? Meron po. Ano yung pera sa bolt? Nakabalot ba? O nakaano lang? Nakasalansan lang po. Salansan? So, sino ang naglagay ng pera doon sa bag at saka eco bag at saka doon sa karton na ibinaba doon sa sasakyan ni Major Quiano? Hindi ko na po nakita. Hindi mo na nakita? Hindi na po. So, pero nakita mo yung pera, hindi pa nakabalot? Hindi pa po. Nung linabas sa kwarto, nakita mo rin na may mga ba? Hindi ko na po napansin na... Hindi mo na napansin? Sir Titi Lion, nakita mo ba yung mga nilabas doon? Hindi po. Hindi rin? Pagpasok ko po sa CR, wala akong nakitang pera po doon. No. Nung nilabas na yung mga karton? Hindi po. Wala po ako nakita. Kasi naging busy po ako sa mga Chinese na nag-interview. Okay. Yes, sir. So, Mr. Chairman, established na, Mr. Chairman, mismong police nag-testify na itong si Major Diana, eh talaga siya talagang utak kasi siya lang naiwan doon at saka si Actually, Major Congressman Paduano, last week pa lang established na yun. Yeah. But we are trying to give them a chance. In short, Mr. Chairman, sinasabi ko lang, yung testimony ng deponent na siya mismo ang nagbitbit ng baril na dinidinay pa kanina, ngayon confirm na indeed, baril yung inakyat na doon, sinalo ni Ruiz, binigay sa isa, sila na lang ni Kiana at saka nung isang police.